natin for tonight. Kasi syempre, tuwing season, we have to make sure na sobrang inspired kayo, sobrang motivated kayo. Pero hindi lang pwedeng basta motivated. I wanna create lasting change to everyone. Yung tipong pag-uwi mo, baon-baon mo yung mga sinabi namin. Yung tipong pag nag-struggle ka, maaalala mo yung sinabi ni Sir MJ. Yung tipong pag dinadaanan mo na yung binabanggit namin ng mga rejection, mga failure, mga challenges, ah, ito pala yun. You will be able to process it better. Kasi nangyayari sa atin, masyado tayong nagiging reactive sa mga bagay-bagay. Pag wala kang training, wala kang awareness na ganito pala nangyayari, pag na-reject ka, ano nasa isip mo, oh, it really hurts. Diba? Pero pag, ah, ito yung sinasabi ni Sir MJ na rejection, tuloy lang. Yes, what's the mission of the company? The mission of our company is to help you achieve health, wealth, and happiness. Now, nabanggit na yung health kanina, paulit-ulit na kwento. Little by little, pag-uusapan din natin yung wealth, pero we will talk about happiness. Yes. Saan ba nang gagaling talaga yung happiness? Na ang happiness nang gagaling talaga yan sa progress. Sabi nga ni Tony Robbins, di ba? Progress equals happiness. So we will talk about that. Paano tayo magpo-progress in life? Guys, tandaan nyo to. Sa mundo, sa buhay natin, dalawa lang yung matutunguhan mo. Either you grow or you die. And minsan, majority sa atin, parang pinapatay na yung spirit dahil tama. Hindi mo gusto yung ginagawa mo. Tama. Dahil hindi mo alam kung saan ka papunta. Na nakikita mo yung magulang mo nahihirapan, wala kang magawa. Na nakikita mo yung sarili mong nahihirapan, hindi ka makaalis sa ginagawa mo. Kaya parang you are dead inside. So ngayon, hindi lang pangarap mo yung bubuhayin natin. Bubuhayin natin yung mismo yung mga dugo nyo. We call progress or growth. So I'm gonna give you guys a very special tool na lagi kong ina-apply sa pagbe-business ko. All throughout my career, I've been teaching you guys a collective experiences in my life ng mga simple tools na magagamit nyo. Ready na? Ready na? Let's start with what we call goal. So let's talk about basketball. Siguro yung mga baguhan ay tataka, no? Especially kung kagaya ka ni Sir Mark na kung nag-umpis ang negative sa networking, no? Pag nag-get, oh, yes, hi! Parang, kung ingay nila, di ba? Parang naku-culture shock ka. Sa basketball, meron tinatawag na team. Ang basketball, meron din tinatawag na culture. Ano yung culture? Sa basketball, pinapasa pa lang yung bola, ang ingay na. Di ba? Defense! Di ba may ganun, di ba? Maingay, masaya. Imagine mo basketball, hindi masaya. Nag-shoot si LeBron, nag-duck! Sabi nung nanonood. Hindi nakakatuwa, di ba? Hindi ka manonood! Bakit ka pa nanonood ng basketball para ma-entertain? Eh kahit nga nasa bahay ka, nakapatay yung kape. Lola ko nga, hindi nag... Parang boxing din yan eh. Lola ko nga, hindi nagba-boxing eh. Pero pag may laban sa pakaya, saan pa kayong mukha? Aba, huwag ka magpasunta ka ba? Galit-galit siya. Affected siya. Ganun din sa basketball, there's a culture. NBA is a business, kaya nga tawag franchise. Kaya nga ang basketball team binibili. So paano tumatakbo yung business ng basketball kapag may nanonood? Ito akin, ipaglaban mo si LeBron James, umaman ka ba? Hindi ka nakikita, pero masaya ka. So ito akin, bakit tayo maingay masaya? Kasi meron tayo ditong culture. Yes! Sabihin ng bang corny ang ingay. Pag naka-attend ka kay Tony Robbins, mas maingay po. Ka. Ayun nga, nakaupo eh. Pili mayaman. Yes! Hep hep! Hooray! Ano alam nyo? Tama, so ang muna parang nakakornihan kang ingay. Ganon din po pagyaman. It may seem corny sa una. Sipin mo magtitinda ka ng kape, yung iba ang arte. It is not my cup of tea. Arte? Pero nung nagka-pandemic, benta ng leche plan, di ba? Do we agree sa basketball, yung team, meron tinatawag na common goal. May common goal yung team. The common goal of the team is to fucking win the championship. It is to win. Yung championship, it is a series of what? A series of winning. A series of shooting the ball. It means, when we talk about the micro, ang pinaka-goal is makashoot sa ring. The goal is to shoot the ball sa ring.
So kung wala kang goal, kaya siya number one eh, para mag-grow ka eh. Kung wala kang goal, it is the same as saying that you are playing basketball na walang ring. Paano ka mag-shoot? Paano ka sisipagin? Para sa basketball lang. Kung naglalaro ka ng basketball, gusto mo mag-drills. Pag wala ka nakikita ng ring, yung ring nakakatamad eh, no? Ano ba yan? Dribble lang ng dribble dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tama? Ano gagawin mo? Mag-shoot ka sa pader, imagine mo. Hindi eh. Pin-pin mo yung forma mo, di ba? Kasi walang ma-ring eh. Pero pag may ring, mas ginagalingan mo. Mas nakafocus ka. Mas ganado ka. Yun ang purpose ng goal. Ito pa malupit. Bakit tayo maingay? Bakit? Why do we encourage each other? Kasi we are a team. Yes. Kaya nga we. Sabi niya eh, if you change I to we. Kung yung I babaguhin mo at gagawin mong we. Even illness can turn to wellness. So tayo team tayo eh. Kaya nga pag may isang pain, kahit kanino pa yung pain niya, sino yung pain? Basta sumigaw kayo eh. Welcome, 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 welcome. Wala kang pake kung kanino. Kasi na-shoot na yung goal. Ang goal natin kada pain, that's one point. May bagong taong tutulungan. Ang sama naman no, magkaka-team kayo. O ayan na bola, shoot mo. Shoot! Pag tinitira na, wala akong wala, wala. Di ba hindi naman? Pagka-team mo, gusto mo makashot siya. Pare, ito na. Pinaglalaban natin yung isa't isa. Kasi at some point, may isang madadown. Ah, may isang madadown, may isang malulungkot, may isang mahirapan, pero tuloy lang. Bakit? May ka-team ka. Yes! May kasama ka. Tama! May coach ka. Right? Pogi pa. Pogi pa! Kaya naman, ba't lagi niyong binabanggit? Ano goal natin? Napakarami. Goal natin yung maman? Kasi, kung gusto mong kumita ng pera, it has to be your goal. It should be a goal. Dapat gustong gusto mo. Hindi pwede yung parang, gusto mo yung maman? Pwede na. Before you reach your goal, kailangan meron kang tinatawag na reference. There should be a reference. Meron kang tinitingnan. Kasi guys, ang success hindi na bago. It is not something new. Ang dami na nating nakitang successful na tao. There should be a reference. Meron kang idolo. Meron kang tinitingnan. Meron kang basehan. Meron kang tinitingnan na, ito yung mayaman. Ito yung gagayahin ko. Ito yung mentor ko. Ito yung upline ko. So meron ka ng basehan. You can now answer the question, who do you want to become? Ano yung future na gusto ko? Pag nasagot mo na yun, meron kang goal, meron kang reference, ang nangyayari, yung utak mo will now look for what we call opportunities. Pag-aanap yun ang oportunidad, kung wala kang goal, negative yung lagi mong iniisip, negative yung nararamdaman mo. Do we agree na lagi kang maghahanap ka lalo ng negative? May makakakilala kayong ganyan tao? Yes! Yung ang ganda-ganda na nangyari, hahanapan ng mali. TikTok na lang eh! Gumawa ka na ng 500 videos para sa kanila. Ginandahan mo yung ilaw mo. Binago mo yung angulo ng camera. Ginandahan mo yung microphone. Nakashoot ka. Ano sabihin? Ay, may pimple, di ba? Hindi naman po skincare ang pinaglalaban ko. Yes. If you are looking for problems, you will definitely see one. If you are looking for negativity, negativity is always around. Guys, derecha tayo. Ang negativity, andyan lang yan. Kung hahanapin mo, may makikita ka. Pero, ang opportunity, ang positivity, lagi lang din yan andyan. Because of the goal, may nakita ka pang reference. Anong purpose ng reference? Ang reference ay kaya pala. Kaya pala. Siya nga, kaya niya. Ako pa kaya. Ibig sabihin, the reference point will show you what's possible. Yes. That's the purpose of the CSL. Yes. To show you what's possible. Wala to sa edad. Dami. Hindi porket bata ka, dapat bata tingin mo sa sarili mo. Yes. Hindi porket matured ka na, matured tingin mo sa sarili mo. Yes. Wala pong matanda dito. Yes. Matured lang. Yes. Hindi, totoo po yun. Don't say my words. Resolve mo. Kasi pag matatanda, magkakasama, paano topic nila lagi, sir? Ano maintenance mo? Sino magaling na doktor dyan? The reference point, siya yung tutularan mo. Siya yung tutularan mo. Yes. And then because of that, makita mo na, posible pala. May goal ako, posibleng mangyari, nagawa nila, kaya ko din. You will then decide in your heart, pwede pala. Hindi pala ako hanggang dito lang. Pwede pa pala akong umaman, meron pa pala. May opportunity pinakita sa'yo, ito yung akin, igagrab mo na lang. Yes! Work hard and work smart. Now, bakit mahalaga that you work hard? Because if you work hard, pwede kang mabuhay. Pwede kang mag-survive. Kasi sabihin, working hard will get you to survive your life. Makaka-survive ka, pero wala pang pag-iaman doon. Ang dami nag-work hard pero hindi yung mayaman. Ibig sabihin, if
you don't work hard, on the other hand, hindi ka masipag, tamad ka, you will die broke. Maghihirap ka. Meron yung masipag, naghihirap eh. Yung tamad pa kaya. And a lot of people see working smart as something na katamaran. Working smart means working really hard, making smart decisions. Making the right decisions. So how do you learn how to work smart? When you work hard first. Paano ka matututong gumawa ng tama? Magkakamali ka muna. Matutumba ka muna. Marereject ka muna. Magta-try ka na magta-try. Kaka-try mo, natututo ka. So working smart is being objective. Na every time na magkakamali ako, kailangan natututo ako. Every time na meron akong kausap na tao, aaralin ko paano ko mai-improve yung sarili ko. Paano ko mai-improve yung pagkikreate ko ng rapport, pakikipag-usap sa kanya, paano ko mai-improve yung sarili ko, hanggang natututo ka na from your own mistakes and the mistakes of other people, your mentor. Guess what? Magiging tama na yung decisions mo. And that's working smart. A lot of people, nami-misunderstood na yung working smart. Kasi akala nila, yung nasa bahay sila, nagpapahinga lang, walang ginagawa. That's working smart. No, that's not working smart. Yung nakahiga ka lang sa bahay, pa-chill-chill ka lang, ang tawag doon, not working at all. When you work hard, when you work smart, iikot yung cycle. When you do this, magkakaroon ng result. Magkakaroon ng result yung hard work mo. There will be a result. Either rejection yan, failure yan, or good news yan, there will always be results. From the results, depende sa resulta mo, you will always return kung saan ka nanggaling. Return ka kay upline. Sa reference mo, sa mentor mo. Upline, mentor. Ito na yung nangyayari sa akin, tama ba ito? Tuloy mo lang. You will have more opportunities. Kasi nag-a-action ka na eh. More opportunities, more work, and we all love more work. Ito yung iba eh, nag-reklamo, boss, walang prospect. O di wala kang ginagawa. Pag dumami ng prospect, boss, napakarami. Anong gusto mo, sakto lang? Alam gano'n, ha? You have to be prepared. When you work hard, work smart, and get results. When you are getting good results, pagbalik mo dito, ang saya-saya niya. At dadating yung time, pag-return, reference ka na rin pala ng iba. Ang galing na sa'yo, no? Pag-reference ka na ng iba, meron tinatawag dito na transition. When you transition, ano ibig sabihin ng transition? You will start as a downline. You will start with you. Ikaw lang. Magsisimula ka mag-isa. Ang kagandahan dito, merong team, may susuporta sa'yo, may upline ka, may mentor ka. Yes. May cross-line ka na sobrang supportive. Alam naman nyo ba dito, yung culture? Hindi mo nga alam ano yung team eh. Minsan parang iisa lang kayo eh. Parang ang nangyari lang, the team is there to organize. Yes. Yes. Para lang madaling i-organize ng management team. Pero sa totoo lang, parang buong we team tayo eh. You will start with you. And then you will take action. You will start with using the products. Gamit mo yung products, pagamit mo sa nanay mo. Unang negative yung nanay mo. Nung tumagal-tagal, ano? Meron ka pang kape. Sarap kasi. Anak, parang maganda yung products mo. Lalo na pag libre. Ang mangyayari niyan, may isi-share ka ng kwento. Naka-attend ka nga lang ng ganitong training. Dumigre, ang dami mo ba ang kwento? From there, kagkwento mo, na-meet ko siya sa MJ, si Mom Jo, ang sasayo nila, ang bait. Tapos yung mukha mo, parang nasaya-saya din. Nasa ang sayo talaga. So imagine mo sarili mo, pag di ka masaya sa ginagawa mo, tapos nagtrabaho ka. No offense ha, mga employee. Pag uwi mo ng bahay, kamusta? Okay lang. Okay ka lang talaga. Okay ka lang. Diba? Ano ka na eh? Masaya ka? Wala kang masabi, grabe. So pag naramdaman ng tao yung energy na ganun, nakaka-attract ba yun? Yes! Nakaka-encourage siya? Tama! Oh, grabe yung sayo doon. Ang galing, nakakatawa. Ang pogi pa ng speaker. Yes! Tama! Huwag tayo nagsisunukali. Meron ka mga mapapa-join, tama? May sasama sa'yo. Now you are getting results. Balikan ngayon kayo ang upline. Okay, upline. Ano ang next step ko? Tulungan mo yung apa. Talaga upline? Oo. Kung baga sa employment, promoted ka na, manager ka na. Tama. Wow. Magic, diba? Bagong opportunity sa'yo yun. Guys, ang opportunity din so may non-stop. Because every day is an opportunity to learn. Yes! Kasi pag may downline ka na nauna, natututo ka magbenta, maghanap ng downline. Ngayon, nagiging mentor ka na unti-unti pag may downline ka na. So that's an opportunity for you to become a leader. Because at some point, if you want to build your business, kung gusto mo lumaki yung negosyo mo, kailangan leader ka. Ang transition mo, dalawa yan. From negative to positive. Kaya lang, from negative to positive, pagbalik mo sa negativity, mabilis ka ma-influensyahan. Hindi pwede ikaw yung na-influensya ng iba. Hindi ikaw dapat yung na-influensya ng negative. Kailangan solid ka.
siya influensya, no, hindi ikaw yung may influensya ng negative. Transition mo, naging upline ka na, may mga downlines ka na, tutulong na yan sa iba. That's what we call officially a transformation. Si Janelle, galing TikTok din, lagi nakatakot ng panyo yan. Una kong na-meet, ikaw ba si Janelle? Yes, coach, ako po. Pagka-chat mo, sobrang enthusiastic. Pagka-chat mo, sir, ganito, ganyan, ganyan, dami kong tanong. Ano na yung tanong mo? Wala po, coach, ganyan. Pero si Janelle, magugulat ka ngayon. Pagdating dito, lahat ng bago nakausap, sir, tigasan po kayo. Yeah. Diba? That's a transformation! So ngayon, yung mga taga-Cavite, nagugulat. Aba, yun na pala si Janelle? Janelle! And when you transform from negative to positive, at limpiin na kamasaya sa lahat, that is the time that you will harvest. Mag-aani ka na. Marami ka nang itinanim eh. Tapos naging puno ka na, nagbago ka na eh. Nagbubunga na ngayon yung mga hirap mo. Yes! Yung struggles mo, yung pagod mo, yung dami ng rejection. Yun yung pinakamasaya sa lahat. When you harvest. If you can handle 13,777, you can handle millions of money. Yes! But if you cannot handle 13,777 at hindi mo kayang gawa ng paraan, mag-isip ka na rin. Kasi kaya, basta gusto mo. Yes! Kahit gano'ng katagal yan. Tama. Basta magawan mo ng paraan. Tama. Yes. Hindi po ito pabilisan. Yes. It is all about the heart. Hindi laban ako. Walang, okay lang yan, basta ako gagawa ang paraan. Ganyan ang attitude mo, you will harvest. Isingit natin sa W what we call why. This is the most important. I'm not here to motivate you. I am here to make you realize what should motivate you. Walang ibang magmo-motivate sa'yo kundi yung current situation mo. 25, 24, 40, 50, wala ka pang ipon. That should be motivation. Pag tingala mo, sa kisame, walang kisame, motivation. Pag uwi mo ng bahay, hindi mo pala sariling bahay, motivation. Makita mong nanay mong nahihirapan, motivation. Makita mong tatay mo nahihirapan, motivation. Guys, tandaan nyo ito ha. Yung sa mga kabataan, huwag nyo isipin na marami kayong time. Yes, marami kayong time personally. Ito yung problema. Habang sunrise ka, magulang mo sunset na. I want you to imagine this. No? Imagine nyo, from this stage, wala kang choice. Pag yumamang ka, isishare mo experience mo. Sa ayaw mo at sa hindi, ikikwento mo yan sa mga tao. Kaya tapigin mo yung katabi mo. Tapigin mo. Sabihin mo, one day! One day! Magiging milyonaryo ka! Dadatingin time, bigger stage, bigger crowd, a new you, transformation, mas confident na ikaw, mas masayang ikaw. Na-imagine nyo, itsura ng nanay nyo kapag magulang nyo kapag milyonaryo ka na. Yung kumikita ka na talaga, as in kumikita. Kailan ka huling nag-abot ng pera sa nanay mo? At magkano? Do you know what, how it feels kapag nagbibigay ka sa magulang mo? Yun nga lang mapakain mo sa labas magulang mo. Masarap na pagkain yung tatapigin mo nanay mo. Ma, ako na. Talaga na ako na, ma. Dati, kaya ko nang bilhin sa nanay ko, LV, dumang bag. Lahat ng mahalagang bagay sa bahay mo matututunan. Naturuan lang ako ng ibang bagay. Kasi nanay ko tiga-benta, tindera. So nakikita ko yung exchange ng money. Tupperware, kapalit, pera. Pag hawak na ni pa mama yung pera, naging iba yung aura niya. Tupperware, pagod na pagod si mama. Habang inaabot yung pera, yung mukha ni mama, inabot niya, nakasimangot siya, pagkuha ng pera, yun! So, ang naging attachment sa utak ko, pag inabot ni mama yung panginda, binayaran siya ng pera, masaya pala yun. Yung ibang bata, ang thinking na natagod. Ako, thinking ko, happiness, that's happiness. Kasi nakita ko sa nanay kong masaya siya, nag-aabot ng Tupperware. So ako, na-develop agad ako sa pagbebenta. Ang pagbebenta, masaya. Nasa Divisoria kami, hayo! Ayoko, diba? Pinapil ko eh, kasi negosyante ako. Eh, iba-iba mag-isip eh. Pagod, nakakapagod. Pinapil sa Divisoria. Ako excited ako, shit, part na ako ng business ni mama. Dayaman ako. Grabe, siya po ng kabayo yan, magpapayaan sa akin.